Sagitin natin, Ma'am Shi. Hi everyone! Welcome back to my channel! Yay! Hello, hello! Hi, hi! Good morning! So we are actually in Boracay, but it's signal number 3. There's a strong typhoon, strong winds, and strong everything. So we couldn't really go out and do stuff we want to do. So we are just creating... Wow! We are just creating content inside the hotel room. So here are some special guests. What's your name? Hi, I'm Xiaomi's sister. I'm her gold digger social climber sister. Oh my gosh! Welcome to the vlog. You're already here. You might as well subscribe, bitch. Oh. How about Momsh? Hi, I'm the Momsh of Xiaomi. And I am joining the vlog for today. So, if you will hear some noises, sounds, that's the wind and rain coming from outside. And today's content is... What? I will be speaking Tagalog. And then, will be listening. No, Mom will be translating it in English. My sister will be speaking in Japanese and I will be speaking in Korean. Okay? Okay. Alright, but before we proceed with the vlog, don't forget to like and subscribe to my channel. Click the notification bell so you'll get updated whenever I have a new vlog up. Yes, bitch. Gusto ko pumunta ng Korea. Hangkok ay kitay. Hangkok eh. Hangkok siya. I wanna go to the land of opas. Anong pangalan mo? What's your name? Onomae wa nan desu ka? Irumi mo eyo? Okay, and next. Ako ay si Shalom. My name is Shalom. No, your name. My name is Momsh. Next. Sara desu. Xiaomi eyo. Love. Ako ay nagtuturo ng English. I am teaching English to Koreans. Kangko ko din ni ego siyete siyoto des. Yung sunset ni Mieo. Nagustuhan mo ba ang Boracay? How did you like Boracay? Boracay do deshita ka? Boracay otte? Boracay chowae? Masarap ang pagkain dito. The food here is very delicious. Koko no tabemono wa oishii desu. Omshik nomu mashita. Mashito. Maganda ako. I am pretty. Watashi wa kirei desu. Nan, nomu yeppo. Naiintindihan mo ba? Do you understand? Wakatta. Araso? Natatakot ako. I'm afraid. Why? Namubuso. Bakit ka tumatawa? I'm laughing. Naniwate, no? Weuso? Okay. Magandang umaga. Good morning. Ohayo gozaimasu. Jonachim. Anong kinain mo? What did you eat? Hani o tabemashita ka? Mamagasa? Anong gusto mong kainin? What do you wanna eat? Nani o tabetai no? Momogole? Momogole. Sobrang sarap ng 4 cheese pizza. The 4 cheese pizza in Boracay is so delicious. 4 cheese pizza, totemo oishikatta. Osusumi desu. 4 cheese pizza, nomu mashita. Bisa mo mag-isip. Wait lang! Wait lang. Ano ginagawa mo? Ano yate, no? What are you doing? Wait lang. Merong dalawang ano eh. Anong ginagawa mo? Parang... Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Or yun yung ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sige, yung una muna. Anong ginagawa mo? What are you doing? Ano ba yung una? Nani o shite masu ka? Moe. And yung sunod na, anong ginagawa mo? What are you doing to me?
Haro. Oh, wait lang. Kalimutan ko yung... Morning, Goya. Anong gagawin ko? What am I going to do now? Narisure ba yi? Untoke! Saan ang bahay mo? O sumaywa? Jeep o diso? May plano ka ba ngayong araw? You have a plan for today? Kyo nani suru? 오늘은 약속 있어? 약속 할? 몰라 아쿵 페라. I don't have money. 오가네 나이 けど. 가네 다시 그래 나이. 가네 다시. 몰라. 나도 그냥 아웃했다 몰라. 돈 없어. 빼힝인 페라. 줘다이 오가니. 오가네 줘다이. 돈 주세요. 나이이 아호. I wanna pee. 빨리 기다. 화장실 가고 싶어. 가고? 가고 누구 내야 돼? 싶어. 내년 허리가 미모 또. 선물 주세요. 이거요? 소프랑 마할 나만? Oh, it's so expensive. 가요. 너무 비싸요. 다와란 거 나만. Can you please give me discount? 약속 시켜 그래나이? 카카 주세요. 카카도? 구둠 나고 나가시다. 하라했다. I'm hungry. 배고파요. Discount. 1. 2. 아니 뭐한 걸로? 1 in Korean, 1 in Japanese. 1. 하나. 1. 2. 둘. 니. 3. 셋. 3. 4. 넷. 용. 5. 다섯. 5. 6. 여섯. 7. 일곱. 나나. 9. Oh, 8 muna. Pulo na ito eh. 9. Yodol. Hotch. 8. Oh, mama. 8 kasi sabi mo. 8. Again. 9. Aho. Cute. 10. Babebi bobu. Kaki kute ko. Pabo. Hate tute ko. Pabo means stupid. Baka yaro. Gangster. Nag-hold up pa. Okay, so bye-bye. That's it for our vlog. I mean lang. Paano ka natutong mag-Japanese? So, we are gonna tell you how my sister learned Japanese. I learned Japanese because I have to undergo training before I go to Japan. So, how long did you learn English and how did you become Japanese and how did you become fluent? Actually, I can speak English. Ano? Nag-aral ako ng 6 months sa Pilipinas bago nagpunta sa Japan. Nag-aral pa rin. Hanggang ngayon, 4 years na ako sa Japan. Nag-aral pa rin ako ng Japanese. Oh. Mahirap ba? Mahirap. Mahirap sa simula, pero... Ganon din eh, kasi kausap mo araw-araw mga Hapon, kaya araw-araw ka talaga, parang ka nag-aaral araw-araw. Anong pinakamahirap? Yung pagsusulat, pagkasalita, pagbabasa? Para sa akin, minaster ko kasi yung pakikinig, pagbabasa, tsaka comprehension. Pero hindi ako masyadong nag-focus sa pagsusulat, kaya ngayon, pinakamahirap sa akin nagsulat. Pero narinig ko mahirap daw talaga yung pagsusulat ng Japanese. Pero ano ba ako dito? Kung i-aaral naman, how did you learn how to speak Korean? Hanggu ko hakuan kasoso.
nag-enroll ako sa Korean Academy. Saglit lang yun, para mga 4 months na basic classes. Tapos, natuto lang ako ng formal na learning kasi alam ko madami ngayon nagko-Korean by watching Korean dramas or K-pop songs. Tapos tingnan nila kung paano, meron na rin sa YouTube. Pero kung meron kayong chance, mag-enroll kayo sa Korean Academy, kahit yung basics lang kasi maintindihan nyo bakit may articles, post-articles, mga ganun-ganun, yung grammar. Pero yung mga vocabularies, more on, marami ako natutunan ng vocabs dun sa school type. Pero yun nga, yung panonood ng mga Korean drama, tapos araw-araw puro Koreano din yung tinuturuan ko, naintindihan ko silang lahat, na nadadagdagan din yung vocabularies ko. So, ayun. Pero yung grammar, hindi ako ganun kagaling sa grammar. Minsan, putol-putol. Yung mga, ano ba tawag sa atin nun? Parang mga prepositions, ganun, mahirap. Parang, pag sinabi mong don do sa'yo, pahingin pera, pero minsan nilalagyan pa nila yung ng paglugar, mga ganun. Yun yung mahirap. Haba ng sagot mo. The next question. Ako na magsasanong. Considering that you have studied finance, management. How come you switched to Korean? Because I didn't really like finance. My mom chose that for me. Oh. Who's your mama now? I really liked English ever since I was young. When we were How about you, Tidoy? Did you like English when you were young? My profession, did I you love really English. Like? Pero alam nyo, yung language, pag hindi nyo ginagamit, nawawala siya. Kasi katulad ko, ano, magaling ako, para sa akin, magsabi ko, magaling ako mag-English dati. Pero ngayon, matagal na akong hindi nakakapag-English kasi walang chance na gamitin siya doon sa Japan. Kaya, nakakalimutan ko na. Pero once na magpa-practice siguro ako, pwede. Me too. I used to forget speaking English. That is why I don't want to speak Tagalog. I want to speak English because I know that if I will not speak English all the time, I will be forgetting how to speak it. So even if while I'm dreaming, I am dreaming in English. Oo, totoo yan. Isa pagka nagsasalita daw ako ng habang tulog. You have to be English spoken in English. Pero totoo yung sinabi ni Ate Joy na pagka hindi mo nagagamit yung language, nakakalimutan mo. Tapos kung ano yung lagi mong naririnig na ano, yun yung nagagamit mo. Kaya nag-stop din ako sa pag-aaral ng Korean kasi English teacher ako. Tapos habang nag-vlog ako one time sa Vietnam, ang nasabi ko sa video, I'm here in Vietnam. Yung Vietnam, yun yung Korean ng Vietnam. So parang automatic na lang yung accent mo, yung dilang mo, tumitigas yung pronunciation mo pagka hindi mo napapractice yung English or yung language na inaaral. Next question, please. Mama, paano kami naging magaling sa English? Kasi bukod sa akin na English teacher, yung kuya ko din, halos buong pamilya magaling sa English. I mean, hindi, parang madami nagtatanong na iba yung pronunciation namin. The reason why they are good in English, every time napakaaway ako, magaling pa sila. I don't know why automatically speak in English. Talaga? Natuto kami sa pakikipag-away mo? No, I just speak in English so that the choir will not push through. Push through. Ay, pero sa bagay nga, pagka may kaaway si Mama, tapos nag-i-English siya, parang bigla na lang siyang nire-respeto ng mga tao noon. Pero kasi ngayon, madami nang mamunong mag-English, so hindi na siya ganun ka-special. Pero Mama, paano nga? Because I spent a lot of time doing home schooling for you. Remember, I'm the first one who taught you how to count and how to speak the ABCs. Give it a try, cause I'm not chasing rainbows in my dream. Ano na, video kayo na. Video kayo time. So, yun lang, meron pa kayong gustong i-share before we end the vlog. Let's end this. Okay. Let's kill this love. Yay! Yay!